unregistered SIM cards, automatikong madedeactivate sa April 27. Muling binigyang diin ng Department of Information and Communications Technology na ang hindi pa nare-rehistrong SIM cards ay automatikong madedeactivate pagsapit ng April 27. Pinaalalahanan ni DICT Undersecretary Ann ang publiko na ang huling araw ng pagpaparehistro ng SIM card ay sa April 26. Batay sa pinakahuling datos ng departamento, humigit kumulang 64.1 million SIM cards pa lamang ang nakarehistro sa buong Pilipinas. Dagdag pa ng opisyal, wala pang pinal na desisyon sa posibleng pagpapalawig ng panahon ng pagpaparehistro ng SIM card. Ang naturang pagpapalawig ay sumasaklaw sa 120 days na extension. Kinakailangan ng isang batas ang pagpaparehistro ng lahat ng aktibong SIM cards upang makatulong na maalis ang mga scam na talamak sa ating bansa. Department of Agriculture tiniyak na tutulungan ang mga magsasaka na mapababa ang gastos sa produksyon. Tiniyak ng Department of Agriculture ang intervensyon upang matulungan ang mga magsasaka na mapababa ang mga gastos sa produksyon na itinuturing na pangunahing salik sa pagtaas ng presyo ng bigas sa merkado. Sa isang pahayag, sinabi ni Department of Agriculture Assistant Secretary Christine Evangelista na mahigpit na nakikipag-ugnayan ang departamento sa grupo ng mga magsasaka ng palay dahil tumaas ang presyo ng hanggang 5 piso kada kilo. Binanggit ni Evangelista ang iba't ibang hamon na nag-ambag sa tumataas na farm gate at mga presyo sa merkado, kabilang ang mas mataas na halaga ng mga input sa agrikultura at pagbabago ng klima. Aniya, tinitingnan ng departamento kung paano matutulungan ang mga magsasaka sa pagpapababa ng gastos sa produksyon. Dagdag ni Evangelista, kabilang ang pamamahagi ng makinarya hindi lamang para sa produksyon, kundi pati na rin para sa mga post-harvest facility. Una nang iginiit ng samahang industriya ng agrikultura, na hindi lamang ang Pilipinas ang apektado ng tumataas na gastos sa produksyon, kundi pati na rin ang iba pang bansa na gumagawa ng bigas. 50 katao na sawi sa airstrike ng Myanmar military. Nasa 50 katao ang nasawi sa naganap na airstrike sa Myanmar. Naganap ang insidente sa bayan ng Kantbalo sa Sagaing Region. Tinarget ng military ang lugar dahil ito ang pinamumugaran ng mga militanteng grupo. Ang Sagaing Region ay malapit sa pangalawang pinakamalaking lungsod na Mandalay ang siyang lugar na may kumukontra sa pamumuno ng militar. Mula pa kasi noong February 2021, ay naging magulo na ang bansa na naapektuhan ang kanilang ekonomiya. Tinanggal sa pamamagitan ng kudeta ang kanilang leader na si Aung San Suu Kyi. At po ng Newsflash video ay makikita sa aking Newsflash playlist. Sa mga gusto naman po ng mga biblical topics, punta po kayo sa aking channel na Mahafree TV. Para sa mga gustong mag-order ng Firmax Firmang and Lifting Cream and Immune System Booster, contact Mr. Dante Meraviles on Facebook. Cellphone number 09086553757.